sa tingin nyong meron kayo at napili kayo at para tawagin kayong crush ng bayan, pwede nyo lang buhatin ang inyong mga bangko. Gusto kong makita yung yabang nyo, yung angas nyo, kung bakit kayo karapat-dapat maging crush ng bayan. Kasi medyo mabigat yung title na binigay sa inyo ng Diva eh. Well, ako po, natutuwa po ako dahil minamahal po ako ng mga tao. Nagtatrust po sa akin yung mga boss natin sa mga binibigay na project. Feeling ko naman po nagugustuhan po nila ako dahil yes, ginagawa ko ng maayos yung work ko. Pag pinagsasabihan nila ako, nakikinig ako, natututo ako. And Physical po, feeling ko naman po ang nagugustuhan po nila sa akin yung innocence ko, yung innocent look ko. Natutuwa po sila sa pagiging sweet ko. Okay. Actually, yun nga yung parang panlaban mo eh. Mukha kang inosente pero parang palaban mo. Yun gano'n. Yes. Okay. Angeli, ikaw? Para sa akin po, hindi ko inaasahan na magiging Viva Max crush ako. And also, very thankful ako na so 5 years na pumasok ako sa industry from cosplaying to modeling to artist. Nag-pay lahat ng hard work ko. And for physical appearance, I think my dimples. And also, mga iba nagsasabi na alas ko daw, A ko daw yung nunal ko. Which is sobrang hindi ako makapaniwala kasi for me, wala pa ako masyadong nakikita na artista na may lunal. And talagang iniisip ko na minsan paano kaya kapag wala akong lunal, ganyan. Pero binubos ng mga friends ko yung confidence ko. And nag-learn naman na ako ngayon na i-accept kung anong meron ako. Pero parang, Angeli, parang hindi lang lunal ang alas mo, na? Parang more than that pa yung alas mo. Talagang ano, kasi ang sexy mo eh. Tapos yung mukha mo, dahil may Koreana ka nga, mas doble yung appeal na pwede mong i-offer sa kanila. Parang mas, may landi yung mukha mo eh. Diba? Parang gano'n. Ikaw naman, Jella. Sa akin po, first movie ko pa naman po ito. So, anong dati po, pumunta pa ako kay Boss Vic, and then sabi niya I have potential daw po kasi yung parang asset ko po daw sa sarili ko is my eyes, and ayun po. Ay, pero Jella, ba't parang half-hearted ka sa pinasok mo? Parang hindi mo kayang, parang pag sinasabit, kasi si Angeli narinig ko, sabi niya pag 50% parang hindi maganda, ikaw parang half-hearted pe. Marami ka pang hindi gustong gawin. In sexy po. Ano ba? Yeah. Hindi naman po sa ayaw ko siyang gawin. Ayaw ko lang po na kaya ko pong ibuhos lahat-lahat na kung anong kaya kong ipakita sa tao, or hindi lang sa tao, sa mga nanonood, pinapakita mo na talaga. Ayaw ko lang po na humantong sa ganun. Kasi syempre sa akin, sa sarili ko, kailangan ko pong may itinira din po sa sarili ko. Hindi po yung pangkalahatan po. Ah, okay. Anyway, good luck ka, kasi parang for the longest time, wala nang ganitong grupang Diva. Parang Diva Hot Babes na yung last, tas ngayon lang ulit. Good luck at sana magtuloy-tuloy talaga yung magandang career. Fun lang ha, sino kina Paolo Ballesteros at Vice Ganda ang gusto nyong makarelasyon para lang patunayan na meron pa rin natitirang pagkalalaki sa kanila. Ibig sabihin, yung na-challenge kayo na pwede nyong ilabas pa rin ang kanilang machismo. Mga ganun. Pag sinabing relasyon, pwede, hindi lang to romantic, kundi meron din itong sexual relationship na kasama. Kasi marami ding mga ganyan sa showbiz, diba? Si Oji Diaz, diba? Meron siyang Junakis, pero all out na ba din? Tapos yung nilumaong Junan Carasos, hindi nyo na to na abutan. Pero may ganon, may mga ganon, di ba? So, unahin. Sino pwede natin unahin? Who wants to go first, Jella? Sino po yung mga lalaki ng partner, sila Vice?
Kinay? Vice and Paolo Ballesteros. Kilala mo naman siguro si Paolo Ballesteros, hindi ba? Hindi po eh, si Vice. Ha? Hindi mo kilala si Paolo Ballesteros? Hindi po, sorry. Supreme ako po sa names, pero siguro sa mukha kilala ko siya. Sa Itbulaga siya. Isa siya sa mga host ng Itbulaga. Yung guwapo. Paolo! Ah, si Paolo yung taga Andy Polo. Oo. Ah, siguro si Ali. Yun na natatanda mo, tiga Andy Polo, hindi tiga Itbulaga. Ano ka na pakatalaga siya? Oh, sige. Pero kilala mo. Yeah. Yes po. Pero sorry, super hina ko po talaga sa mga names. So, pagpasensyaan nyo na po. Siguro yung sa akin po, si Paolo. Kasi... hindi siya ganun ka ano eh, hindi siya ka ganun ka bading tingnan, lalo na pag nakatayo siya tapos naka poker face siya, ganun, super ano niya, may lalaki pa ding dating sa kanya, so ayun po, siguro siya yung gusto kong makasama sa mga ganung palabas ko movie. Hindi palabas to ha, makarelasyon ano, ha. Karelasyon yung challenge ka na gano'y labas ng pagkalalaki nito. Yes po, si Paolo po. Okay, next. Anjali? First of all, they're both an admirable artist. Talagang sobrang gagaling nila. Pero ang gusto kong piliin as... maybe if ever man na magiging partner, ganun. Si Paolo Ballesteros, dahil tulad ng sinabi ni Jella na may pagka-manly look siya na kahit walang makeup or anything sa stand niya, appearance niya, talagang manly. Also, sobrang talagang ma-appeal. Pero ako po, si Pais Ganda. Kasi wow, iba si AJ, umiba talaga. Okay. May nadaanan ako ng movie niya kanina sa TikTok. Parang ano siya dun eh, astig, lalaki. Tapos may eksena dun na nang bugbog siya. Tapos yung look niya, lalaki-lalaki talaga. So, ang lakas din ng dating niya pag naging lalaki siya. Ang nakita ko nga sa kanya si ano eh, si Donnie Yen. Sino? Donnie Yen. I'm sorry, sino? Action star din yun eh, sa Ip Man. Yung leader sa Ip Man. Anyway, so yun ang lakas ng dating niya. Tsaka syempre, ang lakas din ng ano niya, sense of humor. Parang pag siya yung nakasama mo, ang dami mong matututunan. So, si Vice Ganda. Mm-hmm. Okay. So, maraming salamat. So, my next question is, eto fun rin lang naman ha. Sino sa mga kilala niyong politician ngayon ang gusto niyong makadate at ano ang gusto niyong itanong sa kanila na hindi niyo na parang kating-kating kayong tanungin? Fun lang to, hindi, wala tong politics, sa wala tong politics involved kasi medyo mainit din naman ng mga politics sa personality natin ngayon. Ako muna po ba? Sorry. Lahat to. Ako po si Vico Soto. Wow, good choice. Ang cute niya, tsaka parang nakikita naman ng lahat na ang galing-galing niya sa kinagawa niya. So, ang ano bang tanong ko? Nag-girlfriend ka ba? Joke. Natatakot tuloy ako dyan. Bakit? Baka ligawan ka. Baka ma-misinterpret ako ng mga tao. Hindi, pan lang naman to eh. Ah, sige. Next! Anjali? Torme po. Dahil hindi lang sa physical appearance but also sa hard... talagang nag-paid off lahat ng hardships niya from... Nag-start siya sa buhay niya as that, and ngayon naging mayor na siya. Talagang nakaka-inspire sobra. Jana? So, si ano to? Si Manila Mayor? Yes. Sa Yorme po, Manila. Yes po. Okay. Jella? Sa akin naman po, si of course, our president.
Duterte po. Kasi super galing niya. Yes, super galing niya, 'di ba? Mag-handle ng tao and kung ano yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. So ayun, so I admire him a lot and ito lang yung question ko sa kanya. Siguro fun lang to ha, pero ayun, totoo ba yung mga sinasabi? Ano yun? Totoo yung? Diba? Kasi may sinasabi siya sa ano eh. Ay, hindi. Ito na lang. Totoo ba yung hinalikan niya talaga yung girl sa... Saan ba yun? Sa Korea ba yun? Yung hinalikan niya in front of madlong people. Totoo ba talaga yun? Ayun po. Ayun lang po yung ask ka sa kanya. Si Angeli, hindi niya sinagot yung kung... Yung tanong, kung ano yung tatanong niya kay ano, kay Isko. Angeli, you're on mute. Please check your microphone. You're me. Kasi ano, taken na si Yorme. Pero if ever man, Yorme, na maka-meet kita, makasama kita, very, sobrang magiging blessed ko na makasama yung isa sa mga iniidolo ko. Ano yung tanong mo? Ano yung pwede mong itanong sa kung kanya? Makasama, kung pwede makasama, si Yorme. Ay, yun ang tanong? Yorme, baka naman. Wait, ka muna. Mag-bonus question lang ako, pwede. Isang ano lang to. Regarding sa pagiging yung mga qualities ng isa't isa. Ano meron sa inyo na wala sa iba? Sa akin po, anong meron ako na wala si Angeli? Siguro at saka si AJ. At sa AJ. Unahin ko na lang po muna si Angeli. Wala kay Angeli yung pagiging madaldal. Magdaldal po kasi ako ng sobrang bongga. Ganon. And sa kay AJ naman, anong wala ako na meron sa AJ? Parang meron na. kasi bubbly naman si AJ eh. Bubbly naman siya minsan. Siguro kasexyhan ni AJ kasi hindi naman ako kagaya sa kanya na sexy talaga. Ayun, siguro yung wala ako sa kanya. Ayun po. Siguro sa kanilang dalawa, yung pagiging innocent ko, yung innocent look ko, wala sa kanila. yung mukha kong 16 minsan. Yun lang. Ano pa ba? Siguro yung pagiging boyish ko. Okay. Angeli? Yung meron ako na wala sila ay tama si Jella pagkaka hindi madaldal or mahinhin, ganon. Dahil talagang but I also envy them dahil sila, meron silang free-spirited na personality. Sobrang, ang bilis nilang maka-adapt sa mga bagay, which is ako, very hard for me to adapt on things dahil sanay ako na hindi magsalita, sanay ako mag-isa, talagang very introverted. Ay, introvert ka? Hindi ka extrovert? Yes po. Pero happy naman ako kapag tama ba? Kasama akong mga tao. Yes po. Nahiyain lang talaga. Tama ba ako, Angeli? Sinabi mo na mas mahinhin ang dating mo, pati kumilos, kaysa sa dalawa? Mahiyain. Tama ba? Yes po, mahihiyain ako, but each of every one of us na may pagka-girly side, pero ako talagang sobrang binigyan ni Lord ng sobrang mahihiyain na side. And yun po. Anong reaction nyo sa bagong tag sa inyo ngayon ng Diva as Diva's Maximum Crush or Crushes? Yes, syempre sobrang happy po dahil nagiging yan po, crush po kami ng bayan. Parang, ako po, parang feeling ko po, may meaning po yung ginagawa ko. Nagugustuhan po ng mga tao yung trabaho namin. Ibig sabihin,
okay po kami sa ginagawa namin. Kaya sobrang happy po and grateful, syempre. Jala? Sa akin naman, isang malaking karangalan na binigyan ako ng Viva ng gantong oportunidad. Kasi never ko siyang in-expect and ayun, sobrang laki ng impact niya sa akin, sobrang nakaka-overwhelm, nakakataba ng puso na mabigyan ng gantong karangalan galing sa Viva. So ayun, na-appreciate ko po ng sobra yung kung ano yung narating ko po ngayon namin. Thank you. Anjali? Sobrang nakaka-flatter po kasi hindi ko inaasahan na magiging Viva Max crush kami sa first movie pa lang namin. And very thankful ako na first movie pa lang, ito agad yung narating namin. Okay, my second question is, bakit wala kayong inhibition sa paghubad, pagpapasexy? Ito ba yung ginawa niyong bihikulo para makilala kayo kaagad? Anjali? For me po, dahil starting artist pa lang ako, it was really hard for me to cope up. But also, naka-adapt naman ako dahil merong mga workshops and also yung workshop na yon, not to take my dress off but also to ihanda yung mental health ko. And thankful ako doon. Jella? Sa akin naman po, hindi naman siguro dahil doon sa ginawa namin na palabas sa movie na ginawa namin, hindi naman madali para sa amin yun. Syempre maghuhubad ka, papakita mo yung kasi hindi naman talaga namin gawain yun, but we take it as practice ground na lang namin kasi alam namin na hindi lang ito yung dadating pa sa aming project and alam kong marami pang dadating sa amin. So ayun po, ayun, nagiging siguro practice ground po talaga namin yun. And we believe na hindi lang ito yung kaya naming ipakita. Marami pang iba. Ayun po. Thank you, Jella. AJ? Well, yes po. Tingin ko naman din po nagugustuhan. Well, totoo naman, nagugustuhan kami ng mga tao dahil sa pagpapasexy namin. Pero syempre, hindi lang po yun. Meron din po kaming ibang skills. Nagugustuhan po nila yung personality namin. Kasi sa totoo lang po, sa panahon po natin ngayon na ang dami po nagpapasexy. Kahit sa Instagram, kahit sa TikTok, nagpapasexy sila for likes. Pero hindi sila katulad ng sa amin na nagpapasexy kami dahil nag-work po kami. Kaya na-appreciate po ng mga tao yung ginagawa namin kasi kinagalingan naman din po namin. When a chance po nabibigyan kayo ng sarili niyong love team, sino yung gusto niyong maka-love team and why? For me po, pipiliin ko si James Reed kasi sino ba naman hindi na-appreciate yung kagwapuhan niya. Also yung ma-appeal kasi si James Reed and also a great actor. I would love to have a chance na maging partner siya in the near future if ever man na mabigyan ako ng chance. Thank you, Anjali. Jella? And sa akin naman po, siguro si Ian Veneracion kasi since bata pa lang ako, siguro mga 15 years old ako, I really admire him and he's a very good looking guy and also parang ang lakas ng tindig niya and lahat naman siguro ng girls or some of girls na talagang gustong gusto siya makalove him at kahit sino pa man siguro. Ayun po. Thank you, Jella. AJ? Thank you. Si Sean? Pero may movie na kami ni Sean. Siguro ngayon si Aljur Abrenica kasi naka-work ko na rin siya before sa Nerisha. Nakita ko yung napaka-talented. Yes, gwapo po siya. Saka malakas rin yung dating. So yun si Aljur.
Ano yung feeling na isa na kayo sa mga pagpapantasya ng bayan ngayong generation? Mabigat ba sa yung parang sa feeling nyo na pinagnanasaan kayo ng karamihan ng mga lalaki? Sa totoo lang, nung una, mabigat talaga sa feeling. Pero syempre, dahil alam naman namin yung pinasok namin, ginagalingan pa namin lalo sa trabaho namin, maraming nakaka-appreciate sa amin. Well, alam naman din namin yung pinasok namin. So, tinatanggap na lang din po namin kung anong hindi magandang sasabihin ng mga tao. Pero syempre, magpo-focus pa rin po kami sa mga mas magagandang sinasabi sa amin ng mga tao. Thank you, AJ. Jella? Sa akin naman, siguro meron yung bigat sa feeling kasi yung may ibang mga tao na hindi nila kami na-appreciate, parang ganun. Pero syempre, gaya ng sinabi ni AJ, kailangan naming mag-focus dun sa mas magandang sinabi sa amin. Kasi we believe na ginagawa namin to para mapasaya din yung ibang tao, hindi lang dun sa mga ayaw sa amin. Kasi ginagalingan din naman po namin yung mga ginagawa po namin. Ayun po. Angeline? For me po, masaya ako na maraming nakaka-appreciate ng hindi lang mukha namin, also sa appearance namin at kaseksihan namin. Ang sarap po sa feeling na masabihan na sexy lahat, nakakabusya ng feeling, saka also pag pinapantasyahan, it means na sobrang pantasya. Before accepting this role, napag-isipan na po namin, and also tanggap naman na namin dahil hanggang tingin lang naman, and also na-appreciate nila kung anong meron kami.